Magandang araw, ang tatalakayin natin ngayong araw ay tungkol muli sa psychosocial development theory ni Mr. Erik Erikson. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Katulad ng binanggit ko kanina, ang tatalakayin natin ay tungkol muli sa psychosocial development theory, particular na sa stage 1, trust versus mistrust. Trust versus mistrust is the first stage in Erik Erikson's theory of psychosocial development. This stage begins at birth continues to approximately 18 months of age. Ang una nga ay ang tinatawag na basic trust versus basic mistrust. Ito ay nangyayari during infancy, 1 to 2 years old. Ibig sabihin, ito ang pinakaunang crisis na kinakaharap ng isang individual pagkapanganak niya. During this stage, the infant is uncertain about the world in which they live and looks toward their primary caregiver for stability and consistency of care. Dito sa trust versus mistrust, alam naman nating lahat na kapag sanggol pa lang, hindi pa niya kayang mag-provide para sa sarili niya. Bali, ang pinaka-inaasahan dito ay yung caregiver, yung mga magulang na nag-aalaga doon sa bata, particular na yung mother. Suppose that infant's care is consistent, predictable, and reliable. In that case, they will develop a sense of trust, which will carry to other relationships, and they will feel secure even when threatened. Ito sa basic trust versus basic mistrust, kapag nabuwang tiwala habang bata pa, malaki ang chance na magtiwala rin sila sa ibang tao na makasasalamuhan nila sa susunod na mga stages ng kanilang life. If these needs are not consistently met, mistrust, suspicion, and anxiety may develop. Kapag fear ang na-develop ng isang bata dito sa stage 1, ang maaaring maging outcome ay mistrust. Yung mistrust na product dito sa stage 1, maaaring madala niya pa sa mga susunod pang stages ng kanyang buhay. Halimbawa, kapag nag-aaral na yung isang individual. Dahil nga, bata pa lang siya, wala na siyang tiwala sa mga taong nasa paligid niya. Paano pa kapag lumabas na siya sa comfort zone niya, di ba? Maaring sa school, wala siya ganong kaibigan kasi hindi siya komportable na magtiwala sa mga taong nasa paligid niya. If the care has been inconsistent, unpredictable, and unreliable, the infant may develop a sense of mistrust, suspicion, and anxiety. In this situation, the infant will not have confidence in the world or their ability to influence events. Katulad nga ng example ko kanina, kapag yung bata nagsimula na siyang mag-aral at ang na-develop sa kanya ay mistrust, maaaring sa school, lagi siyang mag-isa kasi natatakot siyang makipag-communicate, makipag-socialize sa ibang tao na nasa paligid niya. Kasi akala niya sasaktan siya nito, pagagalitan siya. Malaki ang gampanin ng mga magulang sa pagpapalaki ng isang bata. Kaya dito sa stage 1, basic trust versus mistrust, dapat gabayan ng mga magulang yung kanilang mga anak para yung mistrust na yon hindi na yon mag-transfer pa sa ibang stages ng kanilang buhay. Hindi na yon maka-apekto pa ng iba nilang development. Ang link na ito ang aking source sa mga written information na makikita nyo sa bawat slides. Kung interesado kayo na magbasa pa, maaari nyong bisitahin ang website na ito. Stage 1, Trust versus Mistrust. Dito na nagtatapos ang ating talakayan. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli, magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam!